Magsitay na po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay ang awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may nanak. Tanay, inako, iyan, hirang, kamang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin. Ilalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipag-aysa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumairin. Tayo po ay nasa 25 linggo sa karaniwang panahon at atin din pong ipinagdiriwang ngayon ang Pambansang Linggo ng manlalayag at mga migranteng Pilipino. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Buhay sa Diyos sa pag-ipasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakilang kaliwang at lihat. Panginoon naming Diyos ay nalangit, Amang mapapangyarihan, Panginoon Hesukristo, buntong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu sa walhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao.
Ipagalob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ng Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit, higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Aking pupurihit, pasalamatan ang Diyos sa araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang dakila niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais, sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah,
kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang dinaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli na mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-ikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ang trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi na may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi-isang dinaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang dinaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang dinaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Walang tao? Sabihin niyo nga po, "Salamat Poong Nazareno." Sana po sa oras na ito at sa puntong ito ng ating buhay ay masigit tayong makapagpasalamat kaysa ang magreklamo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, "Magpasalamat ka naman." Marami sa ngayon ang talagang puspusa ng kanilang pagdarasal, lalo tigit yung mga nag-undergo ng kanilang exam
board, bar exam o kung ano paman at talagang labis-labis ang kanila pong paghingi o paglapit sa Diyos na sana makapasa sila o yung iba naman po ay naghahanap na ng trabaho, sana matanggap na sila. Kung gusto mo talagang matanggap, pagsumikapan mo. Kung gusto nyong makapasa, pagsumikapan ninyong maipasa ang bawat exam. Mabait po ang Diyos at sobra-sobrang napakabait ng Diyos sa lahat-lahat sa atin. Walang pinipili, walang kinikilingan. Lahat ay pinakikinggan, lahat po ay binibiyayaan. Nagkakatalo-talo lang lagi sa ugali ng isang tao. Gaya ng minsan naririnig natin, minsan ibagay naman natin ang ating pag-iinarte, no? Ibinabagay din yan. Huwag masyadong choosy, huwag masyadong mareklamo. Sa linggong ito, sa kwento o talinghaga na ibinigay sa atin ni Jesus, kung paano mas maintindihan ang paghahari ng Diyos. Pag tinanong ko naman kayo, kung gusto nyo bang pumasok ng langit, I'm sure lahat kayo sasagot ng opo. Gusto ko pong makarating sa langit. Kung gusto natin makarating sa langit, kailangan nating magtrabaho. Dahil ang langit, hindi yan swerte-swertihan lang. Hindi po yan bunutan ng pangalan at dahil swerte ka, ikaw ang makakapasok sa langit. Ang nakakarating sa langit ay yung mga tumugon sa tawag ng Diyos o yung imbitasyon ng Diyos na magtrabaho. Kasi kung tutuusin po, itong talinghaga ng may-ari ng ubasan, siya na yung may-ari, siya pa ang lumabas, siya pa ang naghanap ng mga taong pupwede, no? Pupwedeng mabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho para sa kaharian. Siya na yung may-ari, siya pa yung lumapit. Siya pa yung nag-aalok, siya pa yung nakikiusap. Pumunta rin kayo doon sa aking ubasan at magtrabaho. At pagkatapos niyan, bibigyan ko kayo ng karampatang upa. Yun yung reward, no? Na pagkatapos ng bawat trabaho, ito na ang makukuha ninyo. At ang Diyos po, tandaan natin mabuti, tapat sa kanyang pangako. Anumang salita na binibitawan ng Diyos, kanya itong tutuparin, kanya itong ibibigay sa kanya pong nakakausap. Okay po ba tayo doon? Malinaw po? Ito po, no, sabi nga, talinghaga, no, para mas maintindihan ang paghahari ng Diyos. Gusto ng Diyos, makarating tayo sa langit. Para makarating doon, dadaan tayo sa proseso, kailangan mong magtrabaho. Paanong pagtatrabaho ba ang kailangan? Maging mabuti, maging tapat ka sa kung anumang responsibilidad na ibinigay o iniaatang sa iyo. Kung ikaw ay binigyan ng responsibilidad, maging asawa, panindigan mo, gawin mo ng tama, ng may katapatan. Kung ikaw ay naging isang anak, gawin mo na maging mabuting anak sa iyong mga magulang. Maging mabuting mamamayan, hindi mandaraya, hindi nanluloko ng kapwa. Yan ang uri ng pagtatrabaho na inaasahan sa atin para mas makatulong tayong maghari ang kaharian ng Diyos. Yung madamaman lang natin na ito ang langit, nasa langit na tayo. Di ba po masarap kapag sa loob lang, kahit sa loob lang ng pamilya, no? Kung mayroong pagtutulungan, kung mayroong pagmamahalan, di ba nararamdaman natin yung langit. At talagang gusto natin manatili doon dahil masarap sa pakiramdam. Pero kung paiiralin natin ang inggitan,
paiirali ng pride, kayabangan, pagmamataas? Wala. Walang langit tayong mararanasan yan. Pangalawang punto po, no, na sana, kung sakaling tayo po, kasi dito sa Ebanghelyo, nagkaroon na ng pagkakataon, lumalapit na yung oportunidad sa mga tao. Itong mga taong ito na sabi nga, eh walang gustong magbigay ng trabaho. Tatayo-tayo lang sila. Yung iba maghapon ng tatayo-tayo. Pwes, eto na yung pagkakataon. Eto na yung biyaya na ibinibigay sa iyo. Kung sakali na ikaw po ito, tayo ito sa ganitong sitwasyon, binigyan ka na ng pagkakataon, huwag mo nang sayangin. Kung sa literal na pangungusap, kung ikaw ay may trabaho na, pangalagaan mo. Kung ikaw ay may trabaho na, mahalin mo ang iyong trabaho dahil yan ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa iyo bilang tugon sa dasal mo na sana umayos ang buhay. Sana mas maging maginhawa ang buhay para langit, maging langit ang aming pagsasama. Isang po kasi nakakalungkot, no? Matapos kayong maglulumuhod dito sa simbahan, mag-uumiyak sa Nazareno, ilang beses kang nagnubina, magkatrabaho lang, pero nung nagkatrabaho, pinabayaan, nung nagkatrabaho, puro reklamo naman. Isang sa umpisa pa lang, alam naman, no? Kapag nag-a-apply ka ng trabaho, no? Sa umpisa pa lang, dinidiscuss na sa iyo kung ano ang mga benefits. Kung ano ang sweldo, okay na yan eh. Malinaw naman sa iyo eh. Nagkasundo naman. Pumayag ka. Pagkatapos isang buwan, tatlong buwan, isang taon, reklamo na ng reklamo imbis na magpasalamat dahil may trabaho, reklamo ng reklamo. So ano ngayon? Sabihin na natin sa Nazareno, bawian ka na. Tanggalan ka na ng trabaho. Marami ang naghahanap ng trabaho dyan. Kung hindi ka na talaga masaya, eh, umalis ka. Magpaalam ka ng maayos. Huwag mong sisirain yung reputasyon o yung dignidad at lalo tigit, huwag mong sisirain yung pagtitiwala na ibinigay sa iyo. At umaasa din sila na ibibigay mo din yung inaasahan nilang ibibigay mo kapalit ng iyong pinagtatrabahuhan. Sana po sa pagbabalik ng karamihan sa inyo bukas, Lunes, babalik na naman kayo sa inyong mga trabaho. Sana po magkaroon ng panibago ding pananaw sa buhay, pag-iisip na Lunes na Lunes. Sana naman maramdaman sa inyo ang saya, yung excitement na salamat at may trabaho tayo. Ibig sabihin, sa darating na katapusan, may sahod na naman. Eso yung kakapasok lang, nakabugnot na naman ng muka. Kakapasok lang, reklamo na naman. Kaya tuloy buong opisina, buong department, parang anong klaseng ambience to? Parang impyerno ba ito o langit? So, nasa sa inyo po, no? Yung disposition mo at sana matuto ka rin maging masaya sa kung anong meron ang iba na natatanggap din nila mula sa Diyos. Amen? Magsitayin na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit,
Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon wag mumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Ating idulog ngayon ang ating mga panalangin at kahilingan at ang ating pong itutugon. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging tapat nawa sila na tagapagpahayag ng salita mo, O Diyos, sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante, tulungan nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang pagpupunyagi at maglaan nawa sila ng marangal na trabahong may makatarungang sahod para sa bawat manggagawa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga manlalayag at mga migranteng Pilipino, patuloy nawa silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga yumao, tignan mo nawa, O Diyos, ang kanilang mabuti't tapat na paglilingkod habang sila'y nabubuhay pa dito sa lupa, at pahintulutan mo nawa silang makamit ang buhay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama naming tapat, nawa ang kagandahang loob mo ang siyang gumabay sa amin upang maiwaksin namin ang pagiging makasarili. Turuan mo kaming maging mapagbigay. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aking gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat
na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kalitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kalitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayin na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapad na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng managagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kabayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kabayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baswasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,